Hello mga best friends! Sana po ay nasa mabuti kayong lagay. Kung kayo po ay bago rito, please click the subscribe button at notification bell para kayo ay updated sa mga happenings. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagkain dapat kainin at iwasan kung ikaw ay may ulcer. Bagamat hindi lahat ng pananakit ng tiyan ay nangangahulugan ng matinding karamdaman, mahalaga pa rin na alamin natin ang sanhi nito. Isa sa karaniwang sakit ng tiyan na nararanasan natin ay ang stomach ulcer. Ano nga ba ang ulcer? Ang ulcer, na karaniwang tinatawag na gastric ulcer, ay masakit na pamamaga ng lining sa ating tiyan. Ang stomach ulcers ay uri ng sakit na peptic ulcer. Ang peptic ulcer ay anumang ulcer na nakakaapekto sa tiyan at maliliit na bituka sa loob ng ating katawan. Ito ay lumalabas kapag ang makapal na layer ng ating mucus na nagpoprotekta sa ating tiyan mula sa digestive juices ay nababawasan. Ang ulcer ay maaaring agad na magamot, ngunit maaari din itong magdulot ng seryosong kondisyon kung hindi natin nagagamot ng tama. Ano nga ba ang mga sanhi ng ulcer? Maaaring ito ay impeksyon na may kinalaman sa Helicopylori. Ito ay bakterya na tumitira sa ating digestive tract at sumisira sa stomach lining, kaya nagkakaroon ng stomach ulcer. Pwede rin itong dahil sa matagal na paggamit ng mga anti-inflammatory drugs katulad ng ibuprofen, naproxen, at aspirin. Ito rin ay maaaring dahil sa sobrang asido sa sikmura o hyperacidity. Pwede rin dahil sa pag-inom ng alak, pagpapalipas ng gutom, o dahil may history ang kapamilya ng ulcer. Ano-ano nga ba ang mga pagkain dapat iwasan kung ikaw ay may ulcer? Ang taong may ulcer ay dapat maging mas maingat sa mga uri ng pagkain kinakain. Dapat na iwasan ang mga inumin tulad ng cocoa, soft drinks, gatas, kape, at alak. Hindi rin makakabuti para sa may ulcer ang maanghang na pagkain at taba ng karne. Maging ang tomato sauce, maalat at matamis na pagkain ay hindi rekomendado para sa mga may ulcer. Bukod sa pagkain, dapat ring iwasan ng taong may ulcer ang paninigarilyo, dahil ito ay nakakapag-increase ng stomach acid. Dapat ding iwasan ng pag-inom ng alak. Ito ay ayon sa Mayo Clinic. Dapat ring iwasan ng stress o di kaya ay humanap ng iba't ibang paraan para makayanan ito. Ano naman ang mga pagkain dapat kainin kung ikaw ay may ulcer? Ang pagkakaroon ng healthy diet ay makakatulong sa iyong intestinal tract at pangkalahatang pangkalusugan. Ang dapat maging bahagi ng dieta ay maraming prutas, gulay, fat-free o low-fat na mga produkto, brown rice, isda, at itlog. Ang mga sumusunod na pagkain ay makakatulong din upang maiwasan at maibsan ang sakit na dulot ng ulcer. Cauliflower, repolyo, labanos, mansanas, berries, cherries, bell peppers, carrot, broccoli, madadahon at mabiberdeng gulay, pagkaing mayaman sa probiotics gaya ng yogurt, miso, at kimchi, olive oil at iba pang plant-based oil, honey, garlic o bawang, decaffeinated na tsaa, at turmeric. Bagamat tunay na masarap kumain, ngunit nararapat na maging responsable at disiplinado din tayo sa ating mga kinakain. Mga best friends, kung sa iyong palagay ikaw ay may ulcer, huwag po natin itong ipagpawalang bahala. Marapat na magtungo po tayo kaagad sa ating mga doktor upang kumonsulta. Maari kasing ang isa pang dahilan ng pananakit ng sikmura ay acid reflux o GERD. Lagi po nating tatandaan na kung may hindi tayo sigurado sa ating mga kinakain o tungkol sa ating kalusugan, mabuting kumonsulta muna tayo sa ating mga doktor. Maraming salamat sa pakikinig at paalam.